So, kumusta na kayong dalawa? Okay. Lagi ganun yung umpisa ko, no? Okay naman po kami. So far, may... So good. So far, so good. May ginawa po kami yung magpakilatman together. So, this coming Saturday, lalabas na. So, doon nagsama kayo doon, the morning yung ano yan, naging... And yung closeness niyo, mas naging ano na yan, kumbaga, naging mas forged, matindi. Kasi, yeah. Well, di naman, dati pa namang matindi yung ano namin, yung closeness namin. Pero like, having projects like this kasi, strengthens not only our bond, but also our skills. Syempre, nakakatuwa ang trabaho siya kasi ang dami akong matututunan and sana ganun din siya sa akin. Tsaka parang ang sarap lang na katrabaho yung sobrang comfortable mo na katrabaho para like pabigay mo talaga yung school. Ikaw, ano, El, do you feel more comfortable working with them? Oh, definitely. Kasi lalo na tulad na sinabi ko sa interview from Tito Lar kanina. It's really nice to work with someone na gives you honest opinions and siguro yung mga nagtatanungan kami every after ng work namin together. If tama ba yung na-deliver ko ba ng tama yung scene, kung may mali ba kung tingin mong nagawa. So yun, meron kami mga feedback sa isa't isa and ways to improve. So parang team talaga kami kapag nag-work. Ano usually yung asaran yung dalawa? Siyempre hindi yung naalis, hindi po naman po pa-sweet-sweet. Ah, support. Hindi. Asar ko sa kanya. Baho niya. Mabaho ang alin. Saan mo baho? Hindi, hindi mo baho. Wala, mabango yan. Grabe ang mag-toys. Oo. Grabe. Every time na nag-gym kasi kami. Para siyang gumagawa ng sarili niyang swimming pool. So, kapag konting galaw lang niya, matatasikan niya na ako ng pants. Ano yan? Turn on or turn off? Wala naman akong care if may pinapawisan siya ng sobra. Healthy naman yun. Yes. Ikaw, Derek, pag inaasar ka niya, how do you react? Lalo ko lang siyang inaasar. Parang yun yung beauty ng kung ano meron kami ngayon. Kasi pwede kaming mag-asaran nang hindi kami nagkakapikunan. Tapos meron din kami mga serious moments. Tapos meron din kami mga goofy moments. So parang lahat kompleto. Ano yung pinakamatinding goofy moment? Ano parang dumating sa point na yung alam mo yung tipo one day or two days hindi ka nagpapansinan, walang text or whatever, walang message. Never pa kami nag-aaway po eh. Never kaming hindi nagpansinan. Siguro nung ano lang, nung medyo una-una lang. Yeah. Nung hindi pa ganun ka... Close. Oo, nung hindi pa ganun ka-close. And ka-clear. Ka-clear ang aming status sa isa't isa. Ano ba na yung next question? Ano yung status? So yun. So yun nga. Siyempre, ano ba talaga yung status? Yeah. Yun na. San ba nag-procession, no? Oo. Kasi naman tayo inaabangan ng lahat, diba? Kaka-lipstick na ako. Well, ang status namin ay wala kaming mga labels, kasi hindi kami nagpapa-pressure sa society na kailangan may labels kayo. sa amin kasi hindi importante 'yun eh. Ang importante sa amin yung pinapakita namin sa isa't isa, yung pag-aalaga namin sa isa't isa, yung love namin for each other. So, yun, hindi importante para sa amin yung labels. Pero, syempre, as a girl, okay lang ba sa'yo? Yung palang hindi ma-label kung ano man siya may gusto nun eh. Actually, yes. Ang important lang naman is genuine yung tao sa atin. And alam kong honest siya. We have open communication. So, actually, yung labels, it's just labels. That's for me, ah. Pero kung sasagutin ko siya, kung boyfriend ko na, ayaw kong madaliin yung sarili ko. Yeah.
ayoko dun imadali yung relationship kasi sayang naman. Hindi ba hurting na ayaw ka pa yung matawag na boyfriend? Hindi ba masakit yun sa lalaki? Hindi naman. Kasi alam ko naman, eh, feel ko naman yung binibigay niya sa akin. Kung saan ka. So, does it mean na open ka pa for manliligaw? Ikaw naman open na manligaw sa iba? Ganun ba yun? Kasi walang label, di ba? Hindi. Hindi na. Parang we are exclusively dating. Parang walang label, pero exclusive. Yes. Mas okay pa yun? Well, parang taking it slow. Parang hindi siya complicated. Pero from before, the last time nag-usap tayo sa press con until today, ng sa launch ng yung pag-escalate ng walang label na like na relationship gaano na ba kaano kalayo charot go well ever since naging malinaw na sa amin ang lahat at ever since nagkaroon na kami ng exclusivity, malalim na agad yung pinagsamahan namin. Malalim na agad yung intindihan. So, andun siya lagi sa peak. Nasa peak kami ngayon ng ano namin. Kung ano man meron kami. And hindi na bumababa yan. Tapos hindi rin kami kasi nag-aaway, hindi kami nagkakaroon ng misunderstandings. Talagang ano kami, very open kami to change for each other para sa isa't isa. Iniisip namin lagi isa't isa. Ikaw, yeah. I like kung nasan kami ngayon. Sobrang gusto ko siya kasi honestly, yung relationship namin ngayon, hindi, ngayon ko lang siya naranasan na ganito ka-mature and ka-open. Ka-open to the extent na honest kami sa isa't isa without, alam mo yung nagbabangayan, nag-aaway, kaya namin pag-usapan lahat ng bagay. And then, I think na nai-inspire talaga namin yung isa't isa at nag-grow kami together. And walang kahit anong negative pa akong nakikita. If ever man meron, na ayos talaga namin. Napakilala mo siya kay mother. Yes. Kasi dumating na, di ba? Oo. So, ano naman reaction ni Mami Kulins? Well, first time na nag-warm si Mama sa mga na-past ko before. Hindi siya ganun kasi ka-warm before. Pero sa kanya, warm siya. Kasi siguro nakikita rin ng mom ko yung growth ko. Nakasama ko siya. And nakita niya nagbabago ako, nagmamature. So, yun naman yun eh. Pag nakikita ng magulang isang anak na nagbabago, supportahan niya talaga. So, magandang impression niya rin. Maganda. So, ano? Abang hair. Amarang hair. So, ano yung mga good moments niya ni Miss Teen? Mamadjong sila to be. Hindi. Recently, umalis kami together with his family. Nag-dinner kami sa BGC. So, kakwentuhan. And then, I find Tita so fun. Very fun mom siya. And, yun, nag-wine lang kami. Wala mga, di ba usual sa mother, oy, wag muna, kayo muna, wala mga ganun-ganan. Wala naman po. Kasi nasa tamang age na rin. Thank you! Thank you.